incline thine ear, and hear, open thy eyes, and behold our desolations, and the city which is called by thy name. For we do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great mercy. O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, hearken, and do, defer not, for thine own sake, O my God. For thy city and thy people are called by thy name. And whilst I was speaking, and praying, and confessing my sin, and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, for the holy mountain of my God. Yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision, the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me, and talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skills and understanding. At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show thee. For thou art greatly beloved, therefore understand the matter, and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people, and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and the prophecy, and to anoint the Most Holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore the build, to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again in the wall, even in troublous times. And then after 62 weeks, shall the Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the Prince that shall come shall destroy the city, and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the world the desolations are determined. May sabay po. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Tayo na matutunan namin ang natutunan dito. Medyo malalim, but we pray na inform na rin sa Book of Revelation. Tapos namin yung series, Panginoon. So I pray na maunawaan namin, dahil maunawaan. At makita pa ibang mga lesson dito, Lord, na ginawa ng inyong lingkod. Daniel, Panginoon, na kung saan siya po'y nanalangin. Dapat kayong manalangin at nag-confess ng aming mga kasalanan na nakita namin dito, Lord. At siya naman po ay binigyan niya ng skill and understanding. Yun po yung lesson din sa amin. So I pray na kayo pong bigay dapat na malaman na skill din po, Lord. Patawarin niyo sa mga pagkukulang according sa aming demanding personal nagagawa, Lord, sa inyo, laban sa inyo, Lord. So I pray na kayo pong magpala sa aming pag-aaral ngayong gabi or afternoon, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so nakakapit na ba kayo? So, hindi na masyado malalim to, pero medyo, no, actually, ganyan. Marami po, iniiwasan na lang to. Yung iba naman ay, magtuturo sila na to, nakakapit sila. Meron silang ganyan. Hindi Bible, meron sila reference, commentary. So, yung iba naman to, tumatama rin naman, pero unfortunately, yung mga nakapag-publish ng ganyan, ibang ko ba, no, may pera talaga. Karamihan sa blay. So ngayon, Bible lang meron tayo. So pwede ba tayo sumablay? Sana hindi. Pero natapos natin yung Revelation. Sinong nabutan yung Revelation series? Hanggang saan ka umabot? 1. Ah, nabut mo na ba yun? Revelation nga niya, no?
Naku, mukhang tao. Matindi pa rin yung ano nito, memory nito eh. Pero yung sa baptism, duda talaga ako dun. Anyway. Umaga. Baka naano ka ng tubig. Okay, so... Yan, so hindi tayo mahirapan dito. Kasi kung naalala nyo, mga pamilya na to, pinabalikan natin to. Sa Revelation tayo, syempre mga reference doon. Tsaka sa Matthew 24, Luke 21, Mark 13. Lagi natin inaano to, binabalikan sa Daniel. Pero kung mapansin nyo nga, iba yung mission sequence. Kasi mga vision to, vision, tapos magkakaroon ng vision. Sa separate place and time. Iba na yung hari, ganyan-ganyan. So kaya hindi ganun kalino to kay Daniel. Pero kung alam natin Revelation, kumpara natin sa Daniel, mas madali. Okay? So again, yung first half ng Daniel, 1 to 6, ay tapos na natin. Ito po yung narrative sa buhay ni Daniel, kanyang mga kaibigan sa land of captivity nila. And then, yung 7 to, hanggang matapos po yan, sa 12, yan po yung mga visions na. So natapos po tayo sa 7, nalalaw po yung, ano yung 7? Yung nakita yung 7? Ano yung title natin doon? Yung mga beast, di ba? Anong title natin doon? Basta yung last natin is Kingdoms as Beast. Yan, Kingdoms as Beast pala yun. And then, yung 8 is yung mga future kingdoms. Okay? Na, yung iba dito ay may kinalaman sa near future from Daniel and then hanggang umabot nga sa time ng sa end times. So, ito pong chapter 9, di, ganun din, halos. May mga mauulit dito. Pero maganda sa chapter 9, may lesson nga sa umpisa, no? So, makikita natin, siya ay una, nagbabasa. Sino yung nagbabasa dito? Sino yung tinatamad mag-aaral? Nakakatamad ba yan? Depende sa'yo. Wala kang tamang motivation. So, pero kung tinatamad ka, magpa-motivate ka muna. Okay? Ba't ba ako nag-aaral? Okay? Natamad ka eh. Hindi ka makapag-aaral. So, kailangan muna ng motivation. Bakit mag-aaral? Tanong ka. Sunahin mo. Eh, kasi babagsak ka pag hindi. Ba't nga nag-aaral? So, sa karamihan academics nyo, para, syempre, maging matalino kayo. Pag matalino kayo, mas may gamit-gamit kayo. Mas may maayos kayo tabaho. Ganun yun. Hindi lang yun. Masaya ang buhay pag maalam ka, di ba? Hindi ka papabakuna, di ba, Ted? Pasok na naman, eh, no? Ano ba yun? So, yun. So, si Daniel ay ganun po ang attitude niya. Alam niyo naman, napatalino ni Daniel. Di ba? Ito ay kay ano na, oh. Sorry. Ito, sa Medes na. Eh, sa panahon pa lang ni Babylon, nagbuwan din sa, di ba, talino niya na. Nasolve niya yung mga dreams. And then, other dreams and vision. Nasolve niya na yun. Pero ngayon, aral pa rin siya ng aral. So, walang katapusan ng pag-aaral. Wala akong, eh, doktor na ako. Ilang taong ka ng doktor, patuloy pa rin ang pag-aaral. Okay, huwag kayong mapagod. So, huwag pagod, huwag pagpahinga. Huwag magpahinga ng 10 years. Okay? So, yun ang unang lesson dito. Siya yung nag-aaral. Sabi dyan, I understood by books. Okay? Yung mga false prophet, false teacher, ano sila? Nakakaintindi sila sa pamagitan ng ano? Mga kung, ha? Panaginip. Diba, yun ang mga ano nila eh, ginagawa ang tanga yung mga tao eh. Ewan ko ba naman iba, naiiniwala. Pag talagang sumalaman yung kalooban ng Diyos, nandito. Okay? At may binanggit siyang particular na libro. Kami dito, naintindihan niyo daw yung kung ilang taon, kasi ganoon pa yung ano, para sa mga bago, binabutan. So again, Genesis, nangitan ko sa Genesis, basta yung United Kingdom, nahati sila, and then, pinangako na sila ay magbabalik sa Jerusalem, sila ay nadala lang sa Babylon, okay? Sa Assyria, nascatter sila eh. Pero yung Judah, pinangako actually sa Jeremiah, actually hindi nga, pag binasa mo lang Jeremiah, alam mo na eh,
Hindi mo kailangan masyadong, ilang beses sinabi doon yung 70 years sa Jeremiah. Hindi nga. Doon nagkakamali, mga tatlo eh. Paano mo may miss yun? Kaya nung sinabi niya dito, naintindihan niya na 70 years, obvious naman eh. Kaya siguro nga kasi yung Jeremiah, minsan tatalon-talon yun eh. Yung ibang kwento doon. Kaya, yung iba, no? So, binasa ni Daniel, ang linaw pala, after na sila ay ma-capture, so by batch kasi yun eh. Hindi sinabi dito kung ano, kung yung first batch, magbibilang ka sa from the first batch or sa from the last batch. So, malamang yan, ano, hindi sinabi. At wala rin tayo, di ang panggap na alam ko. Pero sabihin natin doon sa from the last na batch na dinala sa Babylon. 70 years, bibilang ka ng 70 years, babalik na sila sa kanilang nanggalingan. Okay? So, yun. So, obviously, sa tagal ng 70 years, sino dito ang ilang taon na si nanay? 60? Si daddy, 68. Hindi, kaso kung 68, ibig sabihin, lahat ng talagang sabagay si, kung umabot ka ng 90, nakita mo yung temple ng bata ka, no? So, binasa niyo yung meron, eh, di ba? Sa Ezra tayo, nag-iyakan sila. Kasi ginawa yung temple, tapos parang liit, di yung parang ano naman. O iba, naalala nila yung dating temple. Siguro, mga bata sila, naglalaro doon. Eh, nasira yun. Tapos, nagumawa sila ng temple. Naiyak sila nun eh. Anyway, so, babalik po sila, pinangako naman kasi ng Diyos yun. Okay? Kaya, kung nabasa niyo rin Jeremiah, sabi doon sa Jeremiah, ng Panginoon, Jeremiah, sinabi sa Israel, o sa mga Hudyo, sabi, mag-anak na kayo, huwag kayong walang pag-asa, mag-ano kayo, mabuhay lang kayo dyan. Sinakop kayo, huwag naman kayong wala ng pag-asa. Okay? Sabi doon, mag-anak kayo, magtanim kayo, Tapos kasi mga anak-anak nyo, babalik naman yan. Okay, hindi lahat. Yun namili lang. Okay? Anyway, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. So, may gustong maintindihan si Daniel. So, another lesson, pag ikaw ay may gusto kong maintindihan, okay, hindi yung magtiwala ka lang sa kung sinong narinig mong preacher. Kasi, seryoso po itong salita ng Diyos eh. And then, nabanggit nga sa inyo, iba ay nagtsatsaga na lang sa mga komentary. Kung ano yung sinabi nung libro ko, kunwari sino ba mga nag-ano dyan, ngayon ako dyan, kaya na eh, si Nax. Yun nga, pray trip din yun eh. So, maraming tama, maraming mali. So, hindi tayo dapat ganun. So, at, manalangin ka. Amen? So, sino ito nahihirapan mag-aral? Pag-aaral nyo? Wala. Very good ah. Nakikinig ako, iba nga, di na nag-review eh. Kaya ganun yung mga questions, sabi nga ni Bud, nung kami-kami lang, identification yun. As every week yun. Hindi ko alam bakit, paano kami nabuhay nun. So, naka-perfect pa nun. Hindi ko alam, sabi ko, naasar ako, may naka-perfect eh. Kasi may reward yun. Ano naka-perfect? Ang hirap na nung squeeze ko. So, mag-try kayo, amen? Ngayon, iba-iba na tayo na capacity, pero still, may pakinabang ka pag salita ng sinaaral mo. At, sa Diyos mo itanong, hindi kung kani-kanino. Naintindihan nyo ba yun? Lalo na po yung mga librong pinapublish, lalo ng time nila dati, bago ang pag-publish ng libro, usapan yan eh. Nag-usapan yan siyempre pera. Kung ipapublish ko yan, lugi ako. Intindihan nyo ba yun? Pag nag-publish ka po kasi ito, sabi natin gagastos ka ng 200. Kaso, bultuhan kasi yan eh. So, million ang ipiprint niya, depende nga sa, ano, sa kung anong, sa palagay nilang, na-foresee nila sa libro mo, may bibili. Okay? So, paano ka mag-publish kung, ano ka, wala kang kilala, wala kang assurance na may benta yan. So, ganun po sa panahon nila, kaya minsan may mga sponsor yung mga yan. Eh, pag hindi mo kasundo yung mga sponsor, paano? Hindi ka makapag-publish. Ganun lang kasimple yan. Kaya, madalas yung mga yan, may mga hidden agenda yan. Kaya hindi tayo nagtitiwala. Diyan, itong maganda sa Bible, ito nang produce ito ng Diyos.
Gusto nang sunugin dati ito, hindi nawala. Ibig sabihin, ito lang kailangan mo, Bible. Tsaka syempre, konting aral, tsaka konting compare notes ka rin sa mga kaibigan nag-aaral din ng salita ng Diyos. Ayan, so manalangin. Gusto mo maintindihan, especially mga importanteng bagay sa Bible, sa kalooban ng Diyos, and those things. Prayer supplication with fasting pa. So, nabanggit ko ito ng isang araw, di ba? Hindi mo lalong kailan. Yung fasting po, ba't sila nagpapagutom? Ang pinaka-definition niyan, dinideny nila yung flesh to strengthen the spirit. Pero scientifically pala, meron ding ano yun, nangyayari na talagang pag nag-fasting ka, may ibang sinusunog yung ano mo, katawan mo, na fuel. At pag sinunog yung fuel sa umpisa, gutom ka, masakit ulo mo, pero pag gumana na yung parang drugs eh, na natural na drugs. Okay? So, mas lalong bumibilis yung ano mo, pangunawa mo, and then, tapos may tulong pa ng Diyos, may angel pa, di okay na okay. Kahit yung mga bagay na mahirap intindihin, maintindihan mo. Ba't kailangan pa ng sackcloth and ashes? Yun, di ko alam. Siguro, hindi siya masyadong bumibili ng bago. Kasi pag puro forma ka, naka-focus ka sa forma, makamundo. Men, at ang ano, kanina sa kanina umaga, di ba? Mga ladies. So, hindi yung sinabi dito, hindi na maligo siguro. Pero parang ganun yung ano, di ba? Ito nga ba yun? Bad? O last week yun? Fasting siya, bad? Ng 21 days. Ah, last week yun, di ba? Okay, nag-faint siya. Ben. Abisado kasi ilang beses na ginawa yun. Hindi, dito 7 siguro yun. Hindi, yun na nga yun. Nga ka lang ba? Mutang ko eh. Ito na nga tayo. Ano ba yung 21? Yan. Sa 10 pa pala yun. Advance ako. Sorry. Next chapter pa pala yun. Anyway, tayo. So I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth of ashes, and prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God. So nagpray na po siya dito. So another lesson, yan, parang sa ask natin, di ba? Adoration. So ang unang ano niya sa Panginoon is i-acknowledge siya kung sino ang Diyos. So sabi dyan, she is great, dreadful. Ano yung dreadful? Dreadful. Ano yung dread? Nakakatakot. Okay? So, ganyan ang Diyos. Hindi siya... Kaya nababasto siya ng iba. Kasi nga, yung ibang preacher din, tsaka yung ibang ano, inaasahan na i-represent ang Diyos sa mga tao. Ang puro praise the Lord lang. Kasi ginagawa pang joke. Kahit mga pastor eh, para kasiyahan siya ng mga tao. Pero really, dapat i-represent mo ang Diyos. Kung i-represent mo ang Diyos, dapat yung mga tao may takot. May tamang takot. Nakakatakot ba ang Diyos? Amen. Yung sabi dyan eh, dreadful God. Pag wala kang takot sa Diyos, may problema ka. Kaya yung ba, puro kalokohan lang. Nasa church na, hindi makikinig. Absent-absent. Tawa-tawa. Hindi seryoso sa Bible quiz. So, malinaw dyan, ang Diyos ay may takot kasi hindi mo siya gustong galitin. Amen? Keeping the covenant mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. So, ang Diyos ba ay pag pinangako niya, Ezzy, dating mo ng 30 years old, milyonaryo ka na, gagawin niya ba yon? Hindi. Naman. Ha? Galing nyo na. Depende yun. Kasi pag nangako naman ng Diyos, hindi yun katulad nun. Ano, kahit magloko ka, okay lang. Siyempre, hindi.
Madalas ang Diyos gano'n, mga ako, matutupad to. Diba? Kung gagawin mo to. Madalas ha, hindi rin lagi. Yan 70 years na yan, wala naman silang ginawa eh. So may mga gano'n din. Okay? Diba ako? Ayan, giving God mercy that love Him. So dapat mahalin mo ang Diyos. Okay, Romans 8:28. Gawin mo yung dapat mong gawin at yung magandang pangako niya sa'yo, mga rewards, ayan ay darating. Okay? So, yun. So, ito na. Sabi niyo kanina, made confession. Kaya simula sa verse 5, puro confession po gagawin niyo dyan. Okay? Hanggang makita niyo kanina, di ba? Inasa natin. Haba. Puro confession. Yung sabihin, Lord, nagkasala kami. Patawarin niyo kami. So, ganun din po sa personal life natin. Amen? Ay, sabi sa Proverbs, if I regard iniquity, mine heart, the Lord will, Psalms ba yun? The Lord shall not hear me. Okay, ano yung sabi ng regard? Ang tinatanggap, parang inaano mo din, hindi naman mali ito eh. Napayagan. Regard, parang ano pa yun? Parang, uy, okay lang na maging mayabang. Ganyan talaga dapat tayo eh. Ang ganun. So, hindi ka papakinggan ng Diyos. So, ganun kaya ang ginawa ni Daniel dito, yung dapat niyang gawin, nag-confess muna siya. Kasi nga, humingi siya sa Diyos ng awa at ng pangunawa. So, yan. Isa-isay natin. So, nagkasala, committed iniquity, and done wickedly. So, ano bang kasalanan ginawa ng Israel? Alam niyo na, di ba? Diyos-Diyosan, dami. Kung sa Diyos-Diyosan, nila kung isang minasabi. Pinapatay nila yung mga anak nila, fornication, adultery, lahat na actually. Kasi pag sumasamba ka sa Diyos, hindi mo na yung tunay na Diyos, parang mong inaano eh. Nabaliwala. So kaya lahat ng kasalanan, papasok na yan. Ano pa? Alala nyo? Ha? Yung issue. Ano issue? Yung celibate. Hindi, yung kasalanan ng mga, ano, Israel. Naalala ko dyan yung, ano, yung hindi na sinunod yung mga feast nila. Malala nyo yung land. Dapat pinapahinga nila yon every 7 years. 7 years. And then, ano pa? Ang dami, yung mga kapautang. Yung mga pautang. Tamang pag-offer. Yan nga, minsan yung ino-offer nila. Minsan, di na sila nag-offer. Minsan, may mga sakit. Ano pa? Obviously, yung panluloko ng kapwa. Ano pa? Actually, usually, ano pa? Hindi na nag-church. Yung mga ganun. Hindi na nag-gather. Yan nga, may mga bakla pa nga ng time nila, di ba? Lahat na eh. Kaya dito, isa-isa niya, wicked talaga. We have rebelled. Ano yung rebelled? Dapat sumusunod ka, hindi ka sumunod. Rebelde yun. Even by departing from thy precept and five thy judgment. Ito sinabi ng Diyos, ayoko niyan. Iniwanan nila yun. Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets. May nagwawarning na nga sa kanila, di pa nakinig. Which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and all the people of the land. So again, sa Jeremiah, lagi nasa utak ko kasi talaga yung money yung ano niya eh. Ganyan ang ginawa ni Jeremiah eh. So, dun siya, kinausap ina niya yung hari, nag-preach siya sa hari, sa mga leader, mga matanda, lahat. And Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of face. Papaulit-ulitin yung confusion of face. Anong sabihin ng confusion of face? Yung dito nalilito. Diba? Hindi mo alam gagawin mo. Yung mga mayabang naman, sobra naman, nasobrahan, magbe-pretend kahit di alam, alam ko yan, ganito lang yan eh. Ito lang ang ganyan. Ito yan, ito, sinabi sa Bible. Yun talaga? Pwede ba kitang tanungin? Eh! Mga tatanungin, huwag natin pag-usapan yan. So, na ako confused.
O Lord, to us belong confusion of face, to our kings, our princes, and our fathers, because we have sinned. So, paulit-ulit lang. So, nalilito sila. Isa sa mga consequence ng kasalanan, nalilito ka. Nakakita ba yun ng ganon? Yung mga pag nag-soul winning na naman tayo, like example yun eh. Bakit yung iba madaling i-win, lalo bata? Kasi hindi pa ganun ka, ano yan, di ba? Pero pag matatanda na, tapos talagang, alam mo na, business niya, compromise, maraming bisyo, ang hirap niya maligtas. Pilosopo na. Okay, lalo may yaman. Kaya nalilito yan. Kaya tanongin mo. Ito po sabi sa Bible, ah, ito po yung regalo. Hindi, kailangan gumawa ka. May nakakausap kaming ganun eh. Nung una, syempre, binibiting ko muna. Kasi hindi niya pala kung saan pupunta. Pero doon na yun eh. Regalo. Sige po, ang regalo. Walang bayad. Doon ako, tama. Maya-maya, paano po yan? Sinasabi niyo, kailangan natin gumawa para... gano'n talaga. Alam ka naman, di ka, ano... kayo nagsabi ng, dapat walang gagawin. Di ba, regalo nga? Hindi, iba yan. Nalilito na. Isa yan talaga. Kaya, kung hindi niyo alam, at least huwag kayo mag-pretend. Amen? Amen? Nalilito rin kayo. Kahit ligtas kayo. Yung iba naman, kunwari, ang tagal nag-church. Sasakay-sakay lang pala, andyan lang. Pero hindi nakikinig. Amen? Anong mangyayari sa'yo? Bandang ulit, pag dumating yung nire-require na yung pangunawa na meron ka, kasi nga, tagal mo naman ang nag-stay dyan, so, syempre, ina-expect ng Diyos at saka ng ibang tao, naintindihan mo na yan. Okay? Tapos, ba't di mo naintindihan? Nangyari, yun, na-confuse kasi sa kasalanan. Andahan nyo yan. Yung iba, bigay kahit anong kasalanan eh. Ano bang, gusto nyo? Pagmamayabang, marami yan. Gisinungaling, yan. Ganda yan. Bakit nakakalito ang pag-isinungaling? Hindi, bakit nga nakakalito? Kasi hindi mo na po malaman ito. Yun. Ganyan, parang... Tapos sinabi mo dito, ganyan. Tapos kinausap mo, ganyan. Eh, sila nag-usap ngayon. Di ba sinabi mo ganyan? Naku, guys, sinungaling na naman ako. Parang sanga-sanga na yan. Eh, kung sabihin mo na yung totoo, lakad pa kayo, ano mangyari? Yung totoo eh. Eh, lalo pa ngayon sa mga kumpanya, ganyan. Okay, nag-away ito, nag-away yan. Eh, huwag mo sasabihin sa kanya, ganito, ha, ganyan. O sige, nangako ka naman. Hindi ka dapat mangako eh. Sinabi yan. Sige, sinabihin. O, di ba ganyan-ganyan? Hindi daw eh. Parang yung classic example. Diyan ba yung nanay mo? Nay, diyan po yung Bombay. Sabi mo, wala ako. Nasa nanay mo? Wala daw po siya dito. Kailan niya sinabi? Kanina. Wala daw siya dito. May bata naman kasi, pero palalimin mo, ganun ang mangyayari sa'yo pag sinungaling ka. At ibang bagay pa. Gagawa ka ng kwento-kwento, tapos, ang ganun sa doktrina eh, kaya yung ibang di makasagot. Sige po, pag-usapan natin ganyan. Di ba, ganyan. Hindi, nag-aaral ka ba ng ganyan? Yung sinabi sa akin eh, Ace, nag-aaral ka ba ako? 29 years ako, yun yung sinasabi. Ito nga yung sinabi dito eh. Hindi mo maintindihan niya. Ako pa hindi makakaintindi. Eh di paliwanag mo nga sa akin. Hindi mo talaga maintindihan yan eh. Hindi dahil sa hindi ko maintindihan, hindi niya maintindihan paano ipapaliwanag. Kung naintindihan niya, madaling paliwanag yan. May sagot agad. At di ka mag-a-appeal to, tawag doon, authority ba yun? Appeal to, parang stature, ganyan. Nagganyan ako eh. Ito. Ay, mga Hudyo kami. Anak kami ni... Ganyan eh. Hindi ka malilito. Okay, so... Mubo tayo kaya. Sabi dyan to, to the Lord our God belongeth mercy and forgiveness though we have rebelled against Him. Ito maganda kay Dane. Yun alam niya eh. So kaya tayo kahit tayo may nag-aakay tayo dito. Balik ka na sa church. Ay naku, tagal ko na pong ano eh. Misa ibang hindi sasabihin eh. Hindi, ano na ako? Busy na ako ngayon. Busy. Kaya sabi ng iba dyan, ano yan eh. Believers... under Satan's yoke. Alam niyo na ba? Kaya wag na wag niyong gagamitin yan. Kasi alam din naman, hindi.
Pero yun ang totoo. Kasi nga alam mo naman, hindi naman tayo bata, no? So pag sinabi mong may ginagawa ako, busy ako, lahat naman tayo may 24 hours, 7 days a week. So pinapayotitize mo anong gagawin mo. Hindi ublayan sa Diyos at saka sa mga nakakaintindi ng mga bagay na to. Okay? So gawan mo ng paraan, no? Ngayon, yung mga diba, yun, punta ka sa church para ano, malayo po eh. Hindi rin sapat yun. Pero kaya nga, ang ginagawa natin, ito yung address namin, tawagan nyo ako, kung talagang gusto nyo ano, sunduin ka namin. Kasi ganun ang trabaho natin, maakay yung tao na wala siyang excuse sa sarili niya para hindi pumunta sa church at manambahan at lumago sa pananampalataya. Okay? Pero pag siya na yung gumagawa ng paraan at ayaw talaga, anong mangyayari? Yan. So ganito po yung nangyayari dito sa mga to. Pero maganda kay Daniel, inamin niya. So ganun lang tayo, pag nagkamali, aminin mo. Huwag mo yung sinisihin mo yung ano mo, yung ganyan ko kasi yung trabaho pang sinisi. Yung asawa ko po kasi, yung apo ko, yung aminin mo na lang. Okay, sabi niya dito, ikaw ang nagpapatawad, di ba? Alam mo rin naman yun eh. Ay, pastor, kasi may member kasi dyan eh. Ang Diyos ang nagpapatawad. Sa Diyos ka magsabi, hindi sa member, kay pastor. Ngayon, si pastor yung mag-judge pag may kinalaman sa ano. Eh, ako naman, welcome naman kayong, again, iwanan niyo yung kasalanan dapat niyo iwanan. Amen? Nakikita natin yung pattern lang ng panalangin pa lang ni Daniel. Ang dami ng lesson eh. Ayan, kaya kahit nag-rebelde nga ako eh. Nagbalik loob ka na, di ba? Kahit nga yung mga rebelde dito eh. Isuko lang yung, kasi problema sa atin, yung susuko yung mahinang amas eh. Nakatakot din yung ngayon. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God. Hindi sila sumunod. Pastor, hindi ako sumunod dati. Sumunod ka na ngayon. To walk in His laws which He set before us by His servants, the prophets. So sinabi, hindi nila may tatanggi na binigay sa kanila ng Diyos yun sa pamamagitan ng mga propeta. So pwede sila sumunod. Dapat sila sumunod. Okay, ilang minuto na ako? Ba't parang 4:30 na? Ha? 35 pa lang, di ba? Nag-quest kasi tayo. Tuloy lang. Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore, the curse is upon us. And the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. So, yung mga... Bakit di pa natin na-play sa Deuteronomy, di ba? Pero like ko may napaulit-ulit yan. Hindi, meron na akong preaching yan. So, 32. Sinabi na po yung mangyayari from the... hanggang sa Revelation nga eh. Yung song, alala niyo yan? So kaya sinasabi dito, tama, di ba? Sinabi na ni Moses yan, huwag kayong susuway. Okay? Yung mga hari nyo, huwag maraming asawa, huwag maraming chariot, huwag puro ginto, puro makakasama sa inyo yan. Okay, ginawa rin nila. Kaya ang ganda ni ang ganda inasabi ni Daniel dito, inamin niya, siya yung nagparang nag-intercede this time sa Israel at sa mga Jews. Eh, ganun din po tayo. Huwag kayong magbigay ng excuse pag malinaw na na kasalanan. Tandaan nyo po yan. So, nangyari nga dito yan. Hindi dito. Alam nyo, naalala nyo yung nag-ano dito, gusto mag-church dito. Kaya hindi ako na-convince na pwede siya dito kasi hindi ganun yung pag-isisi. Sabi lang, oh, nagkasala naman ako. Pero, galit ka dun sa tiniliwalag ka dun. Ba't ka galit dun? Di ba? Dapat nga ano ka dun eh. Kasi may something dito. Tapos dito ka manggugulo. Hindi pwede yun. Ikinig ba? So, ganun din kayo pag talagang, nari, si Peter, nagkasala. Ay, anak ko yun eh. Ganun din, ako sir, kahit mga anak, kayo nga, pag mga anak ng pastor, kayo talaga mga kasira. To some degree, okay? Kaya dapat maayos kayo. Nakatingin din sa ibang tao sa inyo. And He hath confirmed His word which He spake against us. So, ginawa lang naman ng Diyos eh. But Lord, ba't hinayaan mong masako? So, ginawa niya yun, sinabi niya yun, pag kayo nagloko, nakuloko kayo, gagawin ko to. Eh, ginawa niya. Oh, ano yan? Kaya again, itong proseso ng pagsisisi, ha, ginasabi ni Daniel. Inaamin niya na nagkamali kami, sinabi kanina, di ba? At pag tayo pinarusahan ng Diyos, edi tanggapin natin yung parusa. Basta may sinabi sa akin, eh, totoo naman, o paano? Gusto mo, walang nasabihin sa'yo, ginawa mo.
So, tanggapin mo lang. You know, against us and our judges and judge us by bringing upon us a great evil for under the whole heaven hath not been done as he had been done upon Jerusalem. So, madaling sabi, yung ginawa sa kanila talagang kakaiba eh. Ibang klase yung ginawa sa kanila. Hinayaan ng Diyos na sakupin sila. At daming namatay sa kanila. As it is written, the law of Moses, all these evils come upon us. Inulit lang, no? Yet made we not our prayer before God. Yun ang matindi. Pinarusahan na nga sila. Salip na umiyak sila. Lord, sorry na po. And hindi pa rin. That we might turn from our iniquities and understand thy truth. Nasakop na sila. Hindi pa rin. Inakita ka bang ganun bata? Nagsinungaling ka. O sige, papaluin kita. Ay, sorry na po. Yun ang maganda, di ba? Eh, parang pinapalo mo na. Hindi! Wala pa rin. Laban pa yung puso, di ba? Hirap nun. Mas malakang parang abuti nun. Therefore, had the Lord watch upon the evil and brought it upon us, for the Lord our God is righteous in all his work. Nila yung pinapaliwanag sa soul winning, di ba? Kaya ginagawa niya kasi righteous siya at may judgment siya, just siya. Ginawa lang niya. Ulit-ulit lang po ito, no? And now, O Lord our God, thou hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand and has gotten thee renown, as at this day we have seen and done wickedly. So, yun. So, yun yung binabagit sa Egypt, yung sabi ng pinalaya si doon. Alam niyo naman yung kwenta sa Egypt, di ba? Imposible sila makalis doon, pero ginawa ng Diyos ng paraan, nakita niyo yung kapangyarihan niya, nakaalis sila. Tapos, wicked pa rin sila. O Lord, according to all thy judgment, I beseech thee. So ito na, naikiusap na siya. Let thine anger and thy fury be turned away from the city of Jerusalem, thy holy mountain, because of our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. So yun na, sinaamin niya na kami mabaho, masakasalanan, okay, maraming galit sa amin. Okay? Now therefore, O our God, hear the praise of thy servant and supplication, cause thy face to shine upon the sanctuary that is desolate for the Lord's sake. So gumagamit siya talinhaga dito. Pag sinabi yung yung face mag-shine, ibig sabihin lang nun, alisin mo na yung galit mo. Kasi pag galit ang Diyos, siyempre, ikaw ba, pag galit ka sa tao, tinitingnan mo palalo. Depende sa tingin, di ba? Pero pagkatapos niya, ginanyan niya mo yan, di ba natitingnan na ganyan, eh, di ba? Laan pa kailam. So, kaya panalangin niya, kahit kayo, di ba, gusto nyo, hahanapin niyo yung sa ka nagkasala, tapos, patawarin mo na ako. Ganun. Gusto mo, harapin ka niya, and then, ibigay niya yung, alam mo na, yung mukhang hindi na galit. Oh my God, incline thine ear, and hear, open thine eyes, and behold our desolations, and the city which called by thy name. So, tingnan mo, Lord, nakita mo nun, nasira na yung aming mga city. Yan, so kaya kami nakikiusap sa'yo, hindi dahil matuwid kami. Diba? Parang ganun din yung magmakasalanan kayo. Hindi ka nagmamalaki sa Diyos. Eh, ba't ka lumalapit sa akin? Hindi ka pala matuwid. Kasi nakikita ko sa'yo, ikaw yung mapagpatawad. Ganun po yan. Again, soul winning, ganun yan. Kaya tayo, inaakay natin sila, kahit alam natin, okay, makasala, inaano natin yan eh. Basta lumapit ka na sa Diyos, lumahog ka sa Diyos, at kapatawarin ka niya. O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake, O my God, for thy city. Yan. So, binabalik niya na called by name. Kasi pinapaalala niya, totoo naman, nung panahon na the past, Lord, dati ginamit mo naman kami. So, ganun din tayo. Pa ikaw, ginamit ng Diyos, tapos mag-backslide ka, Lord, alalahanin mo dati, at least ginamit mo ko. So, problema sa atin, pag wala ka man lang memory na ganun, na ginamit ka ng Diyos. Pero, anyway, and whilst I was speaking and praying, ito na. So, tapos na. Ang haba na, no? So, ngayon, sa 5, no? 5 hanggang 19, doon nagko-confess lang na nanalangin siya. Pero sa 20, and whilst I was speaking, praying, confessing my sin, the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord, my God, Almighty God, yea, whilst I was speaking prayer, even the man Gabriel, so si Gabriel, ang sikat na angel, nagpakita na naman sa kanya,
Okay? Yan. So, anong sinabi ni Gabriel? Ayan na, dito na ako. At nasabi, bibigyan kita ng pangunawa. So, ganun po tayo. Minsan, huwag kang gigive up ako po. Madalas maranasan ito kasi nga, nag-i-preach ako, di ba? So, ayoko na mag-preach dito na walang kwenta. Kasi marami na ako nakita ng sample na ganun. Hindi ko gusto makita yung sarili ko ganun. Lalo naka-record. Di ba? So, kaya pag ganyan, Lord, bigyan mo ako ng message na maayos at matututo sila. At timing naman lagi. Oh, ito na. Go! Oh, yan. Minsan, mahirap gumawa niya. Maniwala kayo. Kala ko, dali lang yan eh. Naranasan ko sa Bible school. Ano daw? Paano? Saan niya nang galing yun? Saan niya nakuha yun? Mahirap ko na. Anyway, so yan. Panalangin, bibigay ng Diyos yan. So, ito na. Nagkwento muna siya. Okay. So, parang ano, nag-excuse. Oh, bakit ka late? Oh, ito. The beginning of this application, the commandment came forth. So, nung mag-umpisa pa lang mag-pray, eh, ilang verse yung prayer niya. Hindi ko alam ilang oras tong prayer niya. Commandment came forth. Ibig sabihin, pinapunta na agad si Gabriel. Okay? So, ibig sabihin, ang ganda ng kanyang attitude siguro sa Diyos, no? Answered prayer agad. Pinadala na agad yung angel. And come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Tapusin na natin ito, ha? Yan na, bibigyan na sa kanya yung vision, tsaka yung understanding. Ito na, from verse 24, atake na natin ito, eh. Pero, ito po yung mangyayari from the time ni Daniel hanggang sa atin, hanggang in the future pa. So, meron daw 70 weeks. Tandaan nyo po yan. Actually, tapos nga tayo sa Revelation. Ano yung 70 weeks? Pag sinabing weeks, yung 7 period of time. Week kasi, di ba? Pag ganyan, alam natin, pag Monday to Sunday or Sunday to Saturday, 7 days. Pero, ang ibig sabihin actually yung 70 weeks, basta may 70 periods. Okay? So, later, malalaman natin, tinakilan yung Revelation, yung 7 period doon is 7 years. Kasi, sabi doon, pag nag-upisa to, matatapos to, yung mga tao din na matay. Ibig sabihin, saglit lang. At kinumpit pa natin iba doon, 42 months, hindi mga thousand of days. So, kaya alam natin, at mali daw yun, 70 years lang yun. Pero, yung sa end times na 70th week, isang week lang yun. Ha, kailangan ko na mag-drawing. Pagan nyo na lang kayo sa akin, pero wala na eh. Hindi kayo nagkapin, no? Actually, hindi ito yun. Ako, dito ba yun? Sorry. Si Ezzy, parang napungay na. Ako din, hindi nagkape. Notes. Yan, naitindihan niyo ba yan? Ano yan? Yan na, yung mga drawing natin dati. So, bago. Saan ang new? Ah, ito. Galing. Okay. So, sa Daniel, may 70. Sino matang sa math? Yung sinasabing 70th week, yung 7 years, isang week na lang yan. Okay, so minus yung 1, so mayroon tayong 69 na mauuna dun sa end times. Okay? So, tingnan natin ngayon. Bibilang lang tayo. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression. Okay, number 1, itong 70 weeks daw dito ay may kinalaman sa mga Israel, sa Hudyo, at mga tao ng Diyos. Okay? And the holy city, alam natin, Jerusalem yan. To finish the transgression. Ano yung sabihin ng finish the transgression? transgression is kasalanan. Ano ba dapat gawin sa kasalanan? Talikuran, pwede. Ano pa? Pwedeng tigilan, pwedeng patawarin. Okay?
And to make end of sins. Ano yun? So, wala nang kasalanan pagkatapos nito. Kasi nga, millennium na yan eh. And to make reconciliation for iniquity. Ano sabihin nun? Pagbati, di ba? Magbati. And to bring everlasting righteousness. Meron pang righteous? Wala. Meron. Ang sabi dun eh. Kasi pag ikaw iligtas na, hindi ka paligtas, walang righteous. Pero pagligtas ka na, positionally na tinatawag nila, righteous ka, kaya nga punta ka sa langit eh. Kasi righteousness ni Jesus ay na-impute sa atin. So righteousness yun. At sabi dyan, everlasting righteousness. Paano nangyari yun? So kung save ka, alam mo yan, nangyari yan, tinaga mo si Jesus, nanampalataya ka, ligtas ka na. So may kinalaman dito ngayon si Jesus. And to seal up the vision, sa seal up the vision, tapusin na lahat, tapos, boom, stamp na, tapos. And to anoint the most holy. Ano yung anoint? Saan ginagamit yung anoint? So, makikita natin, ina-anoint yung mga prophets, saka yung mga kings. Yung sabihin nun ay, parang binabasbasa yan. Actually, yun mismo yun, okay? So, kailan tayo binabasbasa? Pag may special na tayo dapat ay gawin. Prophet and kings, may gagawin yan eh. So, i-anoint ka dito. From here onward, ikaw gawin mo yan. So, sabi sa napag-alala din natin sa, nakalimutan ko lang saan, sa 1 Corinthians at tayo, lahat tayo in-anoint din eh. Ano mo? Same anointing. Ah, 1 John pala. Okay. But the anointing which have received of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you all things, and is truth and is no lie, and even as it is taught you, ye shall abide in Him. So, yung sabihin, kahit yung sinasabi natin na pagligtas ka na, hindi mo kailangan ng special book para maintindihan lang yung Bible. Pag may Bible ka na, Holy Spirit, nasa iyo na, kaya mo na yan. Ngayon, kayo, ngayon tinuturuan kayo, patulungan lang kayo. Andahan nyo yan, hindi nyo kailangan para matutunan nyo kahit ano nasa Bible. Mas mabilis lang. Kasi inaral ko din, tinuro din sa akin mong bagay na swak sa Bible, ha? Sige, tuturo ko sa inyo ngayon, edi mabilis, mga bagay-bagay. Amen? Amen. Okay, kailan nga in-anoint yung most holy? Sino nga yung most holy? E Jesus yun. So, umpisa na ulit natin, ha? So, 70 weeks ay mangyayari daw lahat ito. Mitin natin, ha? May mga yung bagay na yan. Shortcutin na lang natin. Ito nga po yung end of So una, si Jesus ay kasama siya dyan sa period na yan. So mangyayari po yan, sa lahat yan, sa period na yan. Nabanggit natin kanina. So ito, i-detalye niya ngayon, yung 70 weeks. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. Dinawin ko na rin dati ito, naalala ko eh. Ay! Undo. Ano ba ba? So, may 7 weeks. Pero yan ay from commandment to Messiah. Sino nagbigay ng commandment na i-build yung Jerusalem? See? Build Jerusalem. Restore and build. Kailan ba, ano ba nire-restore? Siyempre, nasira. Kailan ba nasira ang Jerusalem? Yun, yung sinakot sila ng Babylon. Sinira sila nun eh. And then, sino nag-command na i-build ulit yun? Ano nga eh? Sino nag-command na i-build ulit yung Jerusalem? Panginoon, no? Pero sa time nino, Nehemiah, hindi si Nehemiah nag, ano kasi yung agent, di ba? Sino nag-command? Nabasa ni Ezra, Nehemiah, sinong hari yun? Cyrus. Okay, Cyrus. Taga Medes and Persian. Hindi pa na ano yun? So, kasi paano mo gagawin yun? Eh, ano ka nga, di ba? Bilanggo ka nga. Noong nagkataon yun, actually, sa inyo yung Nehemiah, first, Nehemiah 1.
Hindi, ano na yun eh. Hindi yun. Later pa. So, nasa ba tayo? Yan, so, binigay yung commandment at as in talagang sinulat yun. Pati yung gagastusin nila ang magbabayad yung hari. Hindi yun pa na ano yun. Ganda yun eh. So, kaya ano yun. Tapos nung challenge pa yun sa panahon naman ni Nehemiah, gusto na silang pahintuin. Uy, ba't kayo nagbibuild dyan? Eh, sinira nga namin yan eh. Oh, actually, nung Babylon. Eh, probinsya na lang nila ngayon yung Jerusalem. Walang magbibuild dyan. Kaso nung hinanap nila sa record, andun talaga sinabi na ang magbabayad niyan, Persia. I-build niyo yan. Okay? Hindi tayo matatapos. Ilang minutes na? 50. 50 Paul. 9 minutes. 6 minutes. Okay? So, unto the Messiah, the Prince. Sino yun? Isa lang naman si Jesus. So, 7 weeks. Dito tayo magkakalituhan kasi nga, pag binilang mo yan, ang hirap bilangin yan. Hindi naman accurate yung ano, yung mga, kaya dyan nagkakagulo-gulo yung mga nag-historian, tsaka yung mga biblical scholar. Kaya, doon. Eh, paano mo, hindi ka na makakabalik sa, ano, diba, sa past. Pero actually, may mga written, ano yan eh. Ang di ko lang na, ano dyan, is talaga, hindi ko ay patunayan na ito yung, ano yung 7 weeks. 7 years lang ba yun? Hindi, kasi nga, yung weeks is 7. So, 49 years lang ba yun? Hindi. So, anyway, 3 score and 2 weeks. Sorry. 7 weeks and 3 score. 3 score is 62, di ba? 60 and 2. So, ilan ang 62 plus 7? 69, di ba? Yan. So, bakit hiniwalay pa yung 7 and then 62? Yan din nagkakalituhan. So, obviously, malamang may gap dun. Okay? Basta yung 7 years ay isang buong unit and then yung 62, isang buong unit. The city shall be built again and the wall and even in troublous times. So, na-build ba yung wall? Na-build po yun eh. Nung sa time nga ni Nehemiah and Ezra. Okay? And after 3 score and 2 weeks, shall Messiah be cut off. So, medyo ano yun, no? Kailan, ano yung Messiah be cut off? Yun ay pinatay. Yung tanong nyo kanina sa akin, di ba? Pwede kasi yung cut off is pinatay, pwede yung inalis. Isa sa mga way na aalisin, papatayin. So, namatay ba si Jesus? Bakit siya pinatay? Dahil ba sa sarili niyang kasalanan? Hindi, di ba? Kaya sinabi dito, kaya nga sok na sok na kay Jesus. Sabi niya, siya ipapatayin, pero hindi dahil sa kanyang sarili. Ganun si Jesus, kasi wala naman siyang kasalanan, pinatay siya. Di ba? Kaya saktong-sakto to kay Jesus. And the people of the prince that shall come and destroy the city, and the sanctuary and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war shall be desolation. Ito na, lungalim na lalo. Waitin ko lang ha. And the people of the prince, sino yung people of the prince? Sino ba yung, si Jesus yung prince? Si Jesus ba yung prince dyan? Shall destroy the city. Hindi sinabi dyan, naga lang, Messiah, the Prince. Yan. So medyo malabo to, no? Kasi sa end times, yung, hindi, ang ano ko dito, yung people of the Prince, ito yung mga Udyo. Okay? Sorry. Sino ba magdi-destroy ng city? In the sanctuary. Tama, Antichrist nga, no? So, problema dito, pumalo na po siya ng maraming taon. Okay, again, yan po ang day nila. Hindi, kaya yung pinaka-timeline dapat, yung specific, pagkakasunod-sunod, ay kukunin sa Revelation. So, naral na natin yon. Kailan mangyayari yon?
pagkatapos na noong 7 years. Okay? So ano yung flood? Ba't nagkaroon ng flood? So flood po, madalas ano lang po yan? Army of army lang yan. Okay, ibig sabihin, magkakagulo. Maraming ano, army po yan. And unto the end of the war, desolation are determined. So ganoon naman lagi pag war, maraming mamamatay. Okay? They shall confirm the covenant with many for 1 week. Ito yung sasabi ng nag-change na tayo dito, no? Yung ang bida na dito, yung beast. The Antichrist. He shall confirm the covenant with many for 1 week. Anong covenant yun? So, ang inaaral natin dyan po nung... Actually, hanggang Daniel 10 to, hanggang 11 and 12, may mga clues dyan. Pero itong Antichrist pala, siya ay may pagkuntsabahan. Ganyan po yan eh. Nakakita naman yung kukuntsabahan. Madami yan. So, yung bakuna lang, dahil nagkuntsabahan dun. So, hindi natin alam, niloloko yung tao. So, itong mga to daw, magkukuntsabahan. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice of the oblation to cease. Ito yung lagi natin sinasabi yung, kaya sa panahon natin ngayon, hindi agad mangyayari yan kasi ang mangyayari nga muna is yung Antichrist ang darating. At isa sa mga gagawin niya is, yan nga, papahinto niya yung sacrifice ng oblation. Ano po, offering lang yan. At kaya hindi mangyayari yan kung walang ma-restore na yung daily sacrifices. Sa panahon natin ngayon, walang daily sacrifice mga Udyo. Okay, so bago na pahinto yan, dapat mag-umpisa muna. Nakasunod pa ba? So, kaya alam natin yung pre-trib mali eh. Kasi nilalatag sa atin dito, mangyayari muna yung Antichrist, magkukuntsabahan. Hindi natin alam exactly kung kailan mangyayari yun. Pero, eh, sa mga gagawin niya, binibigay sa ating clue dito, papahinto niya yung daily sacrifice nga, na ngayon nga, wala pa noon, and therefore, medyo malayo pa. Bago niya ipahinto yung isang bagay, dapat andun yun. Eh ngayon, wala. Walang nag-sacrifice sa Jerusalem. At wala pa ngang temple. Okay? So kaya, ang ano natin dyan, magkakaroon muna ng temple, magkakaroon sila ng sacrifice, daily sacrifice. And, pag dumating na itong panahon na to, papahinto ngayon ng Antichrist yun. Okay, so kaya mayroon tayong ano eh, pag nagka, ano to, pag nagkatototo na to, hindi tayo, ano, tayo na nag-aaral nito, hindi tayo malilito. Kitang-kita mo yan, mayroong tumayo sa Jerusalem, nag-build sila ng temple doon, tapos nag-daily sacrifice, naku, malapit na to. Anytime na yon. Kasi pag nag-start na yung daily sacrifice, ipapahinto yun. So, nagbibilang ka na lang kung ilang araw yun. And for the overspreading of the abomination, he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So, dali ah. Kailangan natin isa-isahin ito eh. So tayo tapos dito. For the overspreading, pag sinabi overspreading ng abomination, mga nakakadiri, kailan ba nangyayari na ba ngayon yan? Nag-uumpisa na, di ba? Nag-uumpisa na yan eh. Tinatanggap na yung mga bakla. Okay? Isa yun sa mauaapaw sa panahon ng Antichrist. And shall make it desolate. Pag sinabi desolate po, parang ang madal sa Bible, pag binabanggit desolation, ang daming namatay. Okay? Ang daming namatay. Eh, nakong bakuna pa, ang daming namatay dyan. Oh. Ayun na yun. Even until the consummation, tumatalon siya dito ng ano eh, no? Ng timeline. So, yung sabihin lang, maraming mamamatay sa period na yon. Okay? And that determined shall be poured upon the desolate. Sino ba desolate? Yan. So, hindi, yun yung mga, kung maalala nyo ating timeline sa last 70 years, sino yung matitira doon? Yung mga Antichrist siya nga yung kanyang, yung mga hindi maliligtas. Kailan ba ililigtas yung mga ligtas? Sa gitna, di ba? So, sa rapture, sa gitna, in the midst of the week. Kaya, balikan lang natin in the midst of the week. Kaya, sabi dito, saglit na lang yun eh. Kaya, hindi tayo dapat matakot. Yan, di ba? So, sabi dyan, yan. Yan, so,
Magko-confirm siya ng covenant with the weak, and in the midst of the weak, shall he cause the sacrifice of the oblation to cause. So, to cease. So, pag hininto na yon, tapos sabi natin, malapit na rin yung rapture doon. So, sabihin, ano na lang yan, pinakamatagal niya, mga dalawat kalahating buwan. Hindi ka na dapat matakot noon. Papatayin ka, oh, sir, langit ka naman eh. Diba? Kaya, sino ngayon yung rat yun, yung second part? Okay? So, sa kanila, ibubuhos yung desolation. Eh, desolate na nga sila, bubuhos pa sila yung desolation. So, yung sabihin lang yan, medyo mabilis kasi yung agin ng ano, Daniel eh. Sinamarize siya lang yan. Pero sa Revelation, inisa-isa yon kung ano yung mga bibigay sa kanilang parusa. Okay? Saklap, no? Hindi ko rin ma-ano eh. Balikan na lang natin next week yung iba. Summarize ko na lang ulit. Tapos, nabutan niyo yung Revelation, di ba? Sabi mo? Ayan. So, balikan niyo na lang. May question ba? O, nakatulog na kayo kanina pa. Ha? Hindi kayo nagkape. So, again, huwag kayo malito lang doon. Pag Daniel kasi ang tinitingnan mo, patalon-talon yan eh. Basta sinasabi lang, may mangyayari ganyan. May mangyayari. Hindi sinabi kung ilang buwan, ilang, ano yung timing niyang exactly. Basta sinabi dito, may clue lang tayo, rough na clue. Pero naaral natin Daniel, Revelation. So, unless nakalimutan nyo na. Okay, so yun na. Sabi na eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, pwede namin balikan to, Lord, aralin personally. But again, na maalala namin ang kahalagaan ng Book of Revelation and Daniel and times. At sinabi rin nyo naman, pag ito'y sinabi nyo sa amin, para ito, pag ito'y nangyari, hindi kami madi-discourage. At makikita namin na matutupad isa-isa yung inyong sinabi. So, lalo kami magtitiwala sa inyo. At kung abutin mo namin itong time na to ay hindi kami po maduduwag. Kami po ay gagawin pa rin namin ang inyong kalooban. Kung kailangan laban kong laban, patay kong patay, preach kong preach, soul winning. Kung ano man niya, kailangan ng labanan. May po'y lalong ganahan, Panginoon. Dahil nakikita namin, ito ay sandali na lang. So, I pray kayo pong pala na aming mga pag-aaral. Maraming salamat sa Bible quiz. Masanay po ang bawat sa amin na mag-aral ang iyong salita at dito kabigatan sa amin. Nagula sa mga guests na kakabalik, Panginoon, may salamat po, Lord. Bisita kanina, ngayon, I pray na ang bawat isa, Panginoon, ay maghahanap niyong katuwiran at therefore, we submit ourselves sa inyong judgment, sa inyong rules. Kung saan isa sa mga dapat namin gawin is talaga mag-aral, tiyaga, makinig, compare notes, yung mga bagay na yung Panginoon. So, maraming salamat sa inyong mga blessing din po, Lord. Nawa, as we continue with this, kami po, masama niyo kami. Nandito po, Lord, sa ibang naming mga prayer requests, kayo po mag-tupad. Ang kailangan namin fans, sa aming church din po, Lord, mga sakit, Panginoon. Yan ay malu, Panginoon, Pastor Lito. Mother Church, gabihin niyo po sila kung magagawin nila dapat doon. At nawa ay allow niyo po na gawin nila yung tama at kung saan sila makaka-move forward, kung ano makakalugod sa inyo. Ganun din po sa amin, Lord, bigyan niyo po kami ng marami pang blessing, Panginoon, pangunawa at manpower din, Panginoon, yung mga inaakay ay hindi po mauwi sa wala. Magkos, Lord, ay kinyo kami ng pangunawa rin kung paano namin sila turuan, encourage, and para magpatuloy ang bawat isa. Ganun din po, Lord, mga dito na, Panginoon, ay konti na lang, konting tiyaga, konting ano na lang po, yung mga kailangan naming ayusin din, mga kakaproblema dahil sa kung anong bagay, Panginoon, tulungan po ang bawat isa, yung lingkod, Panginoon, especially. May malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.